Most of the time, we talk a lot about the mindset and the skill set, correct? A little bit of the rules, a little bit of the principles, a little bit of the things na kailangan mong sundan. Alam ko, sobrang dami na nating natutunan sa mindset, correct? Yes. Facebook pa lang, YouTube pa lang, TikTok pa lang, sobrang dami na. But tonight, we will focus more on the principles. So bear with me, guys. Bakit wala tayong sharer ngayon? Kasi medyo mahaba po yung topic natin. But, you know, this is extremely valuable. A bit long. Parang EPW. So, depende kung ano yung kaya nyo. Hindi yung speaker yun ang problema, eh, no? Yung nakaupo, eh, no? But this is a very valuable training because tonight we will talk about 10 success principles. I've been channeling a lot of my ideas way back from 15 years ago. Ano yung mga ginagamit kong prinsipyo during those 15 years of experience na nagagamit ko hanggang ngayon kahit may crisis? Ano yung nasaksihan ko during the WeLead programs na alam kong magagamit ng lahat? Because the WeLead is actually a manifestation of what's really happening. Diba? May mga kanya-kanyang stories, may mga kanya-kanyang mistakes, may kanya-kanya tayong kwento and narrative na sinusundan. And I'm gonna share with you principles paano ka talaga magiging successful. Okay ba yun, guys? Let's start with the principle. Okay. Ano ba yung principle muna? Pag-usapan muna natin. Yung prinsipyo. Marami ang naliligaw sa buhay mainly because they don't know their own principles. We tend to follow people with results. A lot of people are too focused on results. A lot of people, because of insecurity, we are too focused on, teka, ang yaman niya, ang ganda ng kotse niya, yun yung kotse yung gusto ko. Lagi siyang nasa beach, yun ang gusto ko. Parang ang tamad niya, gusto ko rin maging tamad pero may pera. Parang pasayaw lang siya sa TikTok pero kumikita daw siya. Those bullshit stories na nakafocus tayo sa results without the principles. Na pag nakafocus ka sa resulta ng walang prinsipyo, hindi mo namamalayan malina yung ginagawa mo. A lot of people are to focus on the tangible. Sinasabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-focus sa Porsche. Guys, it is only a byproduct of a set of principles na kahit anong mangyari, susundan ko. I'm gonna share with you 10 success principles. Magiging successful kayo basta sundin nyo yung 10 prinsipyo. Most of this, naririnig nyo na to kay Bob Proctor, Jim Rohn, Tony Robbins. But these are the principles na in-apply ko na. In-apply ng nanay ko. Ina-apply ko din sa inyo nang hindi nyo namamalayan. At majority dito, alam nyo na. Kailangan nyo lang balikan. Clear ba yun? Kaibigan! Mag-usap tayo! So, right. Principle number one is you can't blame anyone but yourself. Bakit ito inuna? Kasi ito yung pinakamahirap tanggapin sa lahat, no? Itong prinsipyo ito yung pinakamahirap tanggapin. Pinakamasakit na tanggapin. Masakit kasi katotohanan, eh. Ano ibig sabihin nung you can't blame anyone but yourself? Okay. Wala kang pwedeng sasihin kundi sarili mo. Yan ang Tagalog nun. During my seminars, a lot of my seminars, webinars, workshops, 15 years of experience, ilang years ng experience sa public speaking, sa pagme-mentor, lagi ko siya pinasusulat. This is a famous exercise. Hindi ko na ginagawa kasi baka ma-acne kayo. Lagi ko nung pinapagawa. Sulat mo lahat ng excuses mo. Sulat? Dami! Okay, sulat mo lahat ng mga bagay na nag-hold back sa'yo. Dami! Miralco, ulan, araw, mainit, wala akong damit. Tapos, yung nanay ko, yung tatay ko, yung pinsan ko, yung kapitbahay kong chismosa, yung napanood ko sa TV, takot ako sa dilim, gutom ako, nahihirapan ako, mahirap kami, and stuff like that. Ang lagi ko sinasabi, alam mo yung sinulat mo? Mali. Dami yung sinulat, wala ka dun. Ang dami mong sinulat na dahilan, bakit hindi ka successful, pero bakit wala ka dun? In reality, ikaw ang may kasalanan nun. If you were a big victim of your past, sorry, kasalanan nila yon na biniktima ka nila. Pero it is your job and your responsibility to heal yourself. Your healing is your responsibility. Example lang. Merong meme, nagkasala sa'yo. Hinihintay mo mag-sorry, ay namatay. Ang gusto mo, gusto ko mag-sorry siya, patay na nga, ano, bumangon niya, baka matakot ka, sorry na. Naglalakad ng pabaliktad. Nanonood ka ng TV, lumabas siya sa TV, sorry na kasi. What you want? No. Okay. Ang ibig sabihin nito, in other words, this is extreme ownership. Naflatan yung gulong mo. It's your fault. Ikaw yung driver. Sir, hindi ako driver. It's your fault pa din. Pinadrive mo sa iba. Tama. Nabangga, sir. Hindi ako driver. Ba't mo pinadrive sa kanya? Nagets mo ako? You are in a sad, toxic relationship. Sino nagpaligaw? Ako ba? Sinabi ko ba, sagutin mo na? Hindi. Sino nanligaw? Nung naliligaw ka, diba? Talagang bait-bait mo. Tinanong ka ng tatay, bait mo. Opo. Siya nga
nga po. Trabaho, toxic. Sino nag-apply? Sir, toxic sa trabaho. Eh, di mag-resign ka. Sir, doon ko makaalis eh. Puno ka ba? Are you a tree? Sabihin niyo ba, sir, laging baha sa amin. Eh, di lumipat. Sir, wala pang pera. Eh, di build wealth. Pero kung paulit-ulit mo na sasabihin, sir, walang pera, sir, wala talaga. Instead of wasting time making excuses, spend the time paano ka kikita. Kasi kung merong piso, kada mag-i-excuse ka, milyonaryo ka na. So imagine, if merong piso, kada minuto na nag-iisip ka ng excuse mo, sana inisip mo na lang paano ka kikita ng kahit piso dun sa minuto na yon. Think about it. How much time have you wasted mag-isip ng valid na excuse? Imbes na mag-isip paano ko magte-take ng accountability. Now, this principle, you can't blame anyone but yourself. If you dig deeper, the more ownership you get, the more successful you will become. Kasi itong attitude na to, itong prinsipyo na to, okay, may nangyari. Instead of blaming people, siya kasi eh. Uy, shit ah. Think of ways. Pag ito prinsipyo mo, okay, kasalanan ko, anong pwede kong gawin? That's it. Kahit di mo kasalanan, okay, anong pwede kong gawin? Halimbawa, may kausap ka, hindi nag-pay-in. Di ba meron tayo minsang kasabihan na okay lang yan, dito para sa kanya? Yes, that's true. Pero kasalanan mo pa rin. Because that way, mag-i-improve ka. Okay, ano pa kayang kulang? Ano pang pwede kong sinabi? You are not coming from insecurity here. You are coming from the reality na, teka, baka may kulang ako, may mali sa sinabi ko, may mali sa suot ko. What can I do better? What can improve? How can I make this change? How can I make this better? It's the series of questions na ibibigay sa'yo nitong prinsipyo na to. One example here is, yung mga estudyante, sorry ah. We love our parents, susundin natin sila sa mga bagay para sa safety natin. But never ever follow what your parents said about your career. Because your career is your fucking career. Yung future mo, it is your future. They had their chance. Ang mahirap kasi sa iba, they had their chance, ipagpipilitan sa'yo yung pangarap nilang hindi natupad. Kung gusto mo rin yon, walang masama. Kung hindi mo gusto, ito problema sa iba. Gagamitin excuse. Susundin mo. Sabi ng parents ko, mag-doktor daw ako eh, kahit di ko gusto. Tapos pag nag-fail ka, may sisisihin ka ngayon. Sabi kasi ng parents ko, di ko naman talaga gusto eh. Kasalanan mo pa rin yon. Eh, sinunod mo eh. Yun yung ibig sabihin ng prinsipyo na to. Na hindi ka pwedeng manisi. Na kahit sinabi sa'yo magulang mo, ah, wag kang mag-join dyan. It is your job to decide. The point is very simple. Successful people knows how to decide for themselves. Kaya nating magdesisyon. Can you imagine? Ikaw, maano ba? Lahat itatanong mo, kukuha ba ako ba ang bagong iPhone? Tatlong araw na nagmi-meeting pa rin kayo about iPhone. Kukuha ba ako ng kotse? Ng magandang kotse? Eh, tatanong ko to sa kapitbahay natin, may ganito gawin. Tatlong buwan na, wala ka pa rin kotse kahit may pambili ka na. May bibili ba ako ng coat? Ano kung init? Wala ka na nabili. People don't understand the delay of decisions. Guys, it is not just about making mistakes. It's the delay. Sinabi ko na to sa shopping. Pag nag-shopping ako, precise. Alam ko, bibilhin ko. Pagpasok ko ng mall, isa lang yung pupuntahan ko kung saan ako bibili. Lalabas ako, nabili ko yung gusto ko. Eh, yung mga nagtitipid, naghahanap kayo yung sale. Simula nagbukas yung mall, nandun ka na. Nagutom ka, uminom ka ng tubig, yung na-discount mo, nagastos mo na. Tama, nakatipid ako. Alam mo ba, may sale. Hindi ka nakatipid. Gumastos ka kasi binili mo yung produktong hindi mo kailangan. Tapos you spend 10 hours shopping. Nakatipid ka lang ng 300, 500, 1,000. Eh, yung oras mo, magkano? Tapos yung stress mo, magkano? Nakakaisip, nakailang sukat ka na. Hindi ko nalalahat. No? Yung iba, ganito mag-shopping. Ako, pagpasok ng mall, papasok, kukunin size ko, lalabas. Alam mo iba? Akyat dito, sukat-sukat. Teka, parang kapareho nito ng kulay dun. Teka, dito. Ay, hindi. Magkano ba? Picture ako ngayon price. Ay, ito, meron din. Teka. Parang okay din dun. Ay, hindi. Ito pala, okay din. Okay, so, teka. Parang may kapareho to doon, tapos dito. Ay, meron pala dito. Ay, magsasara na. Teka, i-reserve nyo, ha? Tapos, okay. Tapos ito, ganyan. Tapos, balik ka. Walang size, okay. Pero okay dito, eh. Okay. Pagbalik mo, ito talaga, gusto ko. Nabili na! Busit na busit ka. Uwi ka, nagalugad mo yung buong mall. Alam mo yun, para ang Magellan ng shopping. Na-discover mo lahat ng damit. Naisukat mo lahat, wala kang nabili. How much time have you wasted?
Yung utak mo, okay, the mind is a product of programs, of experiences. Those experiences, nagkaroon ka ng tinatawag na programs. Inside this, may meta-programs, may paradigms, may belief systems, may global beliefs, may individual beliefs. Halo-halo na yan lahat, nandyan yung programa mo. Nandyan yung 12% ng conscious mind mo sa acritical mind mo. The problema, your critical mind is biased. Biased yung critical mind mo eh. Kasi nakadepende pa rin siya sa beliefs. Learning ba? Learning? Yes! Parang hindi nila naiintindihan. No? Para maintindihan nyo, ito yung human mind, human brain. The 12% is a combination of your critical and conscious. Ano yung conscious? Yung gumagana ngayon. Yung sa tingin yung gumagana, yung nakakakita, oh okay, may ilaw, may electric fan, may aircon, may naririnig ka. That's the conscious mind. Okay? Si subconscious mind, para siyang bodega ng lahat ng programa mo. If you think of it this way, sa computer system, 12% yung nasa screen. 88% yung naka-install ng programs. The problem nga lang dito, these programs, nanggaling sa past. And yung past, may nilagay na virus. Yung virus, nakaprograma na sa'yo. Ano yung mga virus? Mahirap ka lang. Pangit ka. Baboy. Ting-ting. Yan. Those are viruses. Na mahirap lang kami. Hindi ko kaya. Virus yan. So itong subconscious mind mo, maraming virus. So the main reason bakit hindi ka pa mayaman ngayon, may mali sa programa mo. And that includes blaming other people. Because when you continue to blame other people, it will become a program. Anything that you do repeatedly over a period of time will become a program. Ano yung pwede mong gawin para pumasok yung bagong programa? Ulit-ulitin mo. Gawin mo everyday. It is your job. So wala kang pwedeng ibang sisihin. Extreme ownership. It is your job. Your life is your responsibility. Even your decisions. Halimbawa, sumali ka sa isang networking na scam na wala ibang ginawa kundi magpakita ng pera. Oo. Kayo yon. Halimbawa na lang. Tapos nung nagkakalugihan na, nasabi mo, na-scam ako eh. No, you cannot blame them. Bakit? Eh, sumali ka eh. Kasalanan mo pa rin. Nagpaloko ka eh. Parang ganito yan eh. Sir, hindi ko kasalanan na nagdadrugs ako. Bakit? Eh, may nagbebenta ng shabu. It's the same! Hindi ko kasalanan na-scam ako, sir. Kasi may scammer, hindi mawawala ang scammer. Hanggat may bobo, may scammer. Sorry. Diba? Yun yung totoo, guys. Pinakitaan ka ng pera, naniwala ka. Learning. Yes! So, those are examples. Ibig sabihin, kahit saan mo pa ikut-ikutin, your life right now is your fault. Lugi ka, kasalanan mo. Talo ka, kasalanan mo. Walang pain, kasalanan mo. Walang benta, kasalanan mo. Walang grupo, kasalanan mo. Shit. Ouch, shit. Aba na. Hindi nagre-reply, kasalanan mo. Hindi nag-update, kasalanan mo. Mas sira grupo, kasalanan mo. Pero, pag maganda resulta, kasalanan mo din. Pag nagkakotse ka, kasalanan mo din. Pag nagkakotse sila, kasalanan mo lalo. Pag lumaay grupo, lalong kasalanan mo. Pag milyonaryo ka, kasalanan mo din yun. Bottom line, it is your fault. Because accepting na mali ka sa mali mo will also give you the opportunity to change for the better. Yes! Na pag maganda mangyayari, sa'yo din yun. Hindi kahit kailan magiging sa'yo yung credit ng success kung hindi mo ma-accept na sa'yo yung kasalanan pag may mali. Hindi pwedeng pag success ka lang nandyan, pag celebration ka lang nandyan, na pag struggle wala ka na hindi mo na kasalanan. No, it's your fault. Because the number one to actually solve the problem is acknowledging that you are part of it. And that maybe that you are the problem. And it's okay if you were the problem. Pag na-accept mo yon, you can solve it. You can change it. Walang nakaka-move forward ng naninisin ng iba. Ang nakaka-move forward lang sino? Ano kayong pwede kong gawin? Ang masarap doon, pag moving forward, sa'yo credit. Top earner ka. It's your fault. Ikaw may gawa nun. Sobrang yaman mo na ikaw din may gawa nun. Ikaw may kagagawang. Which is good. Learning? Yes! Okay, mission pa guys ha. Oh, hingan muna guys. Oh, hingan malalim ha. Sorry naman. Bilis ng kamay no. Ayos yun ha. Ganun pag umiinom ng moringa. Yeah! Lalagdag ka sa salo mo pa. Oh nga no. Spider sense. Parang may spider sense na ako. Wala. Hello, may spider sense na pinaasa mo ko. Pero kasalanan ko pa rin yung kasi umasa ako. Success is not something you pursue. Success is something you attract. Success is something that you develop. Ano ibig sabihin nito, guys? Success, hindi mo siya hinahabol. You don't chase success. Hindi ka naghahabol kay success. No. Success is not something na hinahabol mo.
Success is something you become. Success is something that you attract. Success is looking for a place to stay. Nagkakasin ako, guys? Parang, if you think of it this way, success, para siyang bato ni Darna. Pag nalunok mo yung bato, kaya mo bang i-handle yung pagiging Darna? Padalain ko pa yung example. Executive Vice President, sige, palit tayo. Gusto mo income ko, kotse ko, sige, sayo na. Pagdating ng Porsche, i-drive mo. Palit tayo ng trabaho. Kakayanin mo ba? Pwede naman ako nakaupo dyan. Shit, sarap. Nakaupo lang ako. Oh, yes! Oh, yes! Oh. Kakayanin mo ba? Sige, bigay sa'yo lahat. Buong kumpanya. Kami nung CEO, kami dyan, upo. Kayo mag-aayos ng wheelid, ganyan. Oh, kayo makikipag-usap dun sa venue. Kayo mag-aayos ng lahat. Oh, pag kayo magtimpla ng kape. Oh. Sige. Will you be able to handle it? Can you handle it? It is looking for a place to stay. Para siyang ano, no? Para siyang karelasyon na controlling. Success ako. Isipin nyo ha, sa success, high value na babae o lalaki. Yun sa success. Okay? Ngayon, lumapit na sa'yo si success. Naging kayo ni success. Ito na. Kaya lang ikaw, nakafocus ka sa ibang bagay. Nakafocus ka sa negative. Ano sasabihin na success? Karelasyon mo na nga ako. Ako sa success. Ba't nag-iisip ka pa ng negative? Yung sa'yo. Karelasyon mo na si success. Bakit naninira ka pa ng iba? Eh, karelasyon mo na ako. Bakit chismosa ka pa rin? Bakit chismoso ka pa din? Bakit ka pa rin tumatalpak? Di mo naman kailangan tumalpak. Eh, sa success na nga ako eh. Ito na ako. Bakit ka ba tumatalpak? Para ka pera. O marami akong pera, success nga ako eh. Bakit ka nagpapapansin sa iba? Di ba? Bakit ka papansin? Kailangan mo na attention. Eh, nakuha mo na attention ni success. Bakit ka nanlilimos ng like? Ilan ba ang katumbas na like ni success? Bakit ka nanloloko ng tao? Eh, success na nga ako. So, may mga qualities na gusto si success sa isang tao. So para lumapit sa'yo sa success, kailangan ibigay mo yung qualities na gusto niya para magstay sa success sa'yo. Because sometimes, success comes to you for a very short period of time. At tinitingnan ni success, how can you handle it? There are a short period of time where sobrang euphoric, di ba? Ah, sobrang euphoric. Sobrang saya, o. Oh, yan, ha? Euphoric. Gusto na maglabas ng cipher, Google. Sobrang saya, no? Sobrang super happy, bliss, super blissful na parang ang successful mo na. Kailang, how will you handle that? Makakalimutan mo ba agad yung mga tao sa paligid mo? Masyado ka bang maliligaw? Makakalimutan mo ba yung mga tumulong sa'yo? Masyado bang ako? Pag sampa mo ng stage, nag-speech ka, how did you handle it? Pagdating mo, stage, pil na pil mo. Success moment! Ah, gusto ko munang pasalamatan yung sarili ko kasi grabe ako. Saka ako, kaya ako naging ganito kasi malupit ako eh. Ako? Ako talaga lahat. Sa sobrang grabe ko, pati sarili ko, nagagrabihan sa sarili ko. Alam niyo ba ako? Pag humarap ako sa salamin, yung nakikita ko sa salamin pumapalakpak sa saya. Sa sobrang lupit ko. Nasobrahan ka na. Nagigis niyo ako, guys? Yes. Anong sabihin ng success? Ang kapal ng mukha nito. Pinahiram kita ng moment. Ganyan ka. Ayoko na sa'yo. Success is looking for a place to stay. How can you stay humble? How long can you stay humble? Ang sabi sa akin ni Mama. Kahit kailan, prinsipyo to, yung success. Ikaw, hindi mo kailangang iangat ang sarili mo sa iba. Tapa ka lang sa lupa kahit anong mangyari. Look down, face down, focus. Kasi pag lagi ka nakatop, tapak sa lupa, yung mga tao sa paligid mo ang kusang mag-aangat sa'yo. Hindi mo kailangang iangat sarili mo. Basta tama ang ginagawa mo, head down, focus ka lang, sila mag-aangat sa'yo. Hayaan mong tao mag-aangat sa'yo. Huwag mong sabihin, ako, hindi. Hayaan mo sila magsabi nun. Ganyan sa success. So success is something you develop for yourself. Dine-develop mo yun. So ibig sabihin, lesson here is you don't focus on the result because results are only a byproduct of success. Byproduct siya ng success. Pero anong ugali yung dapat meron ka? Anong klaseng tao ka dapat? Ano yung character? Ano yung strength ng character mo? Bago mo makuha to. Ano sabi ko? The hierarchy of success or the amount of success you can have is directly proportional to the strength of your character. Sabi ni Rocky, di ba? Hindi yan gano'ng kalakas ka sumuntok. Kundi gano'ng karaming suntok yung kaya mong itik. Gano'ng karaming suntok yung kaya mong tiisin. Ano strength ng character mo? So habang nagbabasagan sila, kahit naiinis na ako, pasensya lang. Bakit? Hindi naman ako yun eh. Natutuwa pa nga ako eh kasi habang nagbabasagan sila, kitang-kita mo na yung mga taong negative. Yes. Habang tayo, tinatrabaho natin ano yung tama. Yes. Kitang-kita na, trendsetter kami. Yes. So hindi kami kasali sa gulo nila eh. Kahit na pinipilit nila akong isali, daw ako kasali dyan. Pinit akong tinatag. Sir, replyan mo nga ito. Walang paki. Iba level ko eh. Kaya guess nyo ako, parang
parang si Success, para siyang mentor, para siyang facilitator na merong timer. Tinitingnan niya ako, ano, kikilos mo. Bigyan kita ng time. Tingnan ko paano ka kikilos despite the adversities. Tingnan ko paano ka magde-decide, MJ Lopez. Kasi MJ Lopez tuloy sa ginagawa, head down. Sabi ni Success, very good. Bigyan kita ng bagong sapatos, bagong suit, saka Porsche. Yeah! Saka mababait na leaders. Yeah! Ayun na kayo ngayon, di ba? Yeah! Ay, lumaki ulo! Sabi na, hindi yan na, kaya nga, huwag kayong magalit sa mga taong totoong successful. Hindi nyo alam ang pinagdaanan namin bago kami nakarating. Hindi nyo alam kung kakayanin nyo agad. Even magkaroon ka ng 10 million, hindi mo alam kung kakayanin mo nasa bank account mo yun. Baka nangangatal kang mag-Shopee ng mag-Shopee. Nangangatal kang bilhin sa Shopee, bilhin ko kasi sa Shopee. Alam mo, kaya mo nang bilhin. Baka mangatal kang mag-talpak, mag-poker, mag-blackjack, mag-baccarat. Baka kung ano-ano nang maging desisyon mo. Because again, success is not the money. Pag inintindi nyo siya, a person of success, a person of value, para siyang bilog, tapos yung pera, lumalapit sa kanya. Tapos yung mga toxic, takot sa kanya, nare-repel niya. Nagigis niyo ako? Negative, babatuhin. Aray, hindi talaga kaya. Yun sa success. Tapos pag toxic ka, na-attract mo rin yung mga toxic. Toxic, siya, dyan tayo, sama-sama tayo, kumpulan tayo, woo! Party! Tugs, tok, toxic, sik. Yun ang nangyayari. Right? Batuhan ng batuhan. While ito, naghahanap ng mga iaangat. Naturally, if you wanna be successful, deep in your heart and mind, kung saan ka maa-attract dito? Kung saan ka maa-attract, like, uy, ito na yun! Ito na yun! Kakapitan mo na siya! I'm gonna give you another analogy, guys. In this life, inside you, may dalawang tao. It's a powerful analogy, guys, ha? Sa loob mo, may dalawang tao. Isang failure na ikaw, saka isang successful na ikaw. You have two versions in this world. Okay? Ngayon, itong dalawang yan, nasa loob mo yan, kain mo to, siya yung lalaki. Siya yung madedevelop. Pag pinakain mo to, siya yung lalaki. Siya yung madedevelop. Now, this failure version of you, may mga ugali yan. May ugali yan. Bitter, bitter, insecure, toxic, negative, poor mindset, poor in everything, resentful, full of hate, galit, chowariwap, acne, yan. Arrogant, self-centered. So, ito yun. Insecure, doubtful, fearful. Dito lahat ng negative. Maliban sa poor. Poor is just one word. Napakarami pa niyan. On the other hand, si success, ito yung full of abundance. Ito yung giving. Ito yung grateful. Ito yung loving. Ito yung compassionate. Ito yung marunong mag-appreciate. Ito yung understanding. Ito yung selfless, self-centered. Ito selfless, amazing, patient. Yun yung mga qualities niya. So, paano mo siya pinapakain? The more that you express these emotions, giving, kaya nga tinuturoan ko yung mag-tights, I want you to experience it. Tinuturoan ko kayong mag-tip, I want you to experience it. Yes. The more that you express this, pinapalaki mo siya. The more that you express this, pinapalaki mo siya. Here's the catch. The more na pinapakain mo yung isa dyan, lalo siyang lumalakas. Halimbawa, bitter ka na. Lalo ka pang naging bitter. Lalong magiging strong yung pagiging bitter niya. Kaya mas mahirap umalis the more na nababaon ka dyan. Nag-guess niyo ako? Yes. And you can only feed one at a time. Try mo, kaya ba magsabay? Galit na galit ka, tapos ang saya-saya mo rin, ganun. Ang hirap nun! So the more that you feed the toxicity in you, mag-grow siya lalo. And as it grows, mas mahirap akong umalis. Kasi tinatalo niya to. So kung napunta ka dito sa training na to, nakikinig ka sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, it means that at some point, lumalaban siya. Yes. And ito yung nafafrustrate. Ano ibig sabihin, sir? Ito yung nafafrustrate sa loob mo pag may nagagawa kang mali. Siya yun, the success in you. Siya yung masama yung feeling pag tamad ka. If, ito ah, para magkaroon kayo awareness ah, there are times in your life na drain ka, lambot ka na, pero may bulong na hindi gawin mo pa rin. Meron ganun eh na, may konting hindi, bumangon ka. May, konti lang yun ah, kasi mas marami yung wag na. Pero merong isang boses na saglit lang, ibangon mo. Bangon mo saglit lang, kaya mo yan. Yes. Hindi mo pinakinggan. Maliit na boses niya eh. Kasi mas pinapakain mo to eh, itong poor na ikaw. Yung failure na ikaw, what's happening now? Ito yung boses that feels bad pag alam mo hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. There will be times that you feel so frustrated, so disgusted towards yourself kasi alam mo kung ano yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa.
Di ba merong moment na ano, yung sobrang sama ng pakiramdam mo kasi hindi mo ginawa? Yung alam mo dapat mong gawin? Alam nyo ba, it is your mind, your spirit, and your body telling you that you have potential. Hindi mo lang na-explore. Na parang gutom na ako, ako naman. Bakit siya na lang pinapakain mo? Yun yun. Alam nyo, sobrang frustrated ka na sa sitwasyon mo. Yung pagod ka ng mag-commute. Pagod ka na sa buhay mo, miss mo na yung magulang mo sa abroad, miss mo na yung magandang relationship sa pamilya mo. It is the success person. It is the success in you. Telling you na pwedeng maayos yan. Kaya siya napoprustrate. Ano, gumising ka? Mamamatay na ako eh. Don't let me die. Yung mother, father. Lumalaban naman ako eh. Yung merong guilt. Aminin nyo na. Yung alam mong... Diba, tatakihin ka ng katamaran. Pero sa huli, may guilt. Kaya lang yung guilt feeling, ito yon. So, ang mangyayari, lalo kang makakagawa ng mali dahil sa guilt mo. Grabe yan. Nagagets nyo? Yes. Nung parang gusto mo namang maayos, ewan ko kung nagagets yung sinasabi ko. Alam mong mali yung ginawa mo, gusto mong maayos, pero subconsciously, lalong mali yung nagagawa mo. Yun yun na, alam mong mali, pero naging mali lalo decision mo. Mali na nga na, alam mo yun, habang tumatagal, binamali mo pa. So, connected yan sa one, kaya yung magkasunod. Alam mo nang mali, sisihin mo sarili mo, make it better. Ikaw may kasalanan, di ba? Sabi nila, kala ko tapos na sa one. Bumalik. Success is something you attract. So, success is something you develop. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, nade-develop siya. Success is not something that you should wait. Hindi siya hinihintay. Sasabihin ng iba, pag successful na ako, ganito. Hindi. Hindi pwedeng kapag. Hindi siya kusa. Better word, magiging successful ako. Hindi pwedeng pag successful na ako, magiging mabait ako. Magpe-pray ka, halimbawa, bro, promise bro, pag successful na ako bro, magsisimba ako bro. Magpapakabait ako bro, hindi na ako magsusugal bro. Pati yung sigarilyo bro, di ko na gagawin bro. Bro, di na ako sasagot sa nanay ko, maghuhugas akong pinggan bro. Bro, gigising ako maaga, bro! Ano sabi ni bro? Patunayan mo muna. Gawin mo muna lahat ng dapat mong gawin, ibibigay sa'yo sa success. Develop that before success dumating sa'yo. Ang gets nyo, hindi siya dadating muna bago ka magbago. Change should happen first bago dumating sa success. Hindi siya pwedeng nagyan ng kondisyon na kapag successful na ako, this is what I will do, No, do that first. Do the free things. Any free stuff that you can do, do it agad. Ano ibig sabihin, sir? Libre magmahal. Guys, ah, natutunan natin sa wilid, natutunan natin sa buhay na pag sinabing mahal, hindi yan yung sexual. Ang sexual is lust. Mahal is different. Pwedeng mahal mo downline mo, mahal mo crossline mo, mahal mo si Wee nang walang halong kalokohan. That's love. You can love people from afar. So, pwede kang maging loving. Towards what? Towards the gasoline boy. Ano yung pag yung gasoline boy, ginasan ka, thank you kuya. Mwah. Ganun ba? Gasoline boy, thank you kuya, thank you. Pinunasan yung salamin. Ako, thank you kuya. O ito, pang merienda. Bigyan mo 100. Pag di nagtatalon yun, stand tayo. 20 nga lang, masaya na sila eh. Pag nakasikwenta yan, para si kwenta. Ganun yan, sa-celebrate na yan, magdamag. Hindi ka na makakalimutan. Every time makikita ka niya, yun na siya. Oh, tingin niya sa'yo, sobrang high value. Sa 50 pesos, nakapagpasaya ka ng tao. Guys, ang mura nun. Ba't din yung gawin? Ang tagal ko na sinasabi, mag-tip, mag-tights. So, yes. Mag-report kasi, ano siya yung hindi nabibili yung saya, pero sa 50, nakapagpasaya ka, grabe. Yun na, hinanginan yung gulong mo. Kung may kotse ka, hinanginan. Eh, handa mo na. Ako, lagi ako naghahanda ng coin, saka 150, 20, kasi parang pantip. Dati, pamasahe mo yun eh. Pag mayaman ka na, pantip na. Ba't di mo gawin agad? Para ma-attract mo agad. Kasi iikot yung positivity. Iikot yung good energy. Why is it that I don't hate kahit maraming binabato sa akin? Di ba ang daming binabato sa akin, kaya ko naman banatan? Sino dito yung nakakaisip ng gano'n? Kaya pag sinagot ni Sir MJ to, simple lang talaga to. yung sobrang confident kayo? Tapos, di ba, pag nagbabasag ako minsan, kailangan may lesson, may intelligent pa rin pag nambasag. Kasi ayokong umikot sa akin yung negativity. Ayokong pagmulan ng ikot. Kasi iikot yun eh. Laging positive. Laging compassion. These are all free. Wala kang pantip, edi mag-thank you ka ng sagad. Tingnan mo sa mata niya, kuya, thank you. Yan mo, kuya, pag yaman ko na ko. Malapit na yun. Yes. Balikan kita.
Thank you. Bihira sila makareceive ng thank you. Yeah. Mga waiter, yung mga waiter, hindi nyo empleyado yan. Baka kayo kung makaasta kayo, hindi ko sinabi, baka nga iniisip yung asal milyonaryo, mayabang, hindi ganun ha. Dapat ata paguhin term eh, no? Asal MJ Lopez dapat eh. Pag may waiter, tingnan mo sa mata, communicate. Ano ma'am, kamusta? Sir, kamusta? Ayos na yan sir, ganun talaga. Napa-order po kami sir ng ano ha, saka tubig ha, thank you. Ay, yung iba, paano? Tubig niya! Bagal eh! Tapos magkainom, thank you! Wala palang pera, no? Alam mo yun, ang sarap kaya ng ganon. Yung mayaman ka, pero ang tingin sa grabe yung mga yun, no? Ang tingin sa iba. Appreciation, pwedeng ibigay. Libre. Pwedeng i-chat, pwedeng i-express. Pwedeng i-express sa mate. Yung pag nagte-training, kita mo yung, halimbawa, sa ma'am, bilog. Kita mo sa bilog, nagsishare si Apply. Kita mo yung na-appreciate si Apply. Galing talaga ni Apply. Sa pagkakayas mo pala, na libre. May bakit balaway mo? Yung yes mo lang kay Apply na may DN, talagang yes, Apply. Tama. Minsan, susubukin ka ni Universe. Walang-wala ka na, yung downline mo, walang-wala rin. Huling-huling ito ng mga ano, dalawang magkatabi, tama! Ang diin eh, no? Susubukin ka, pero awang ako nagre-reflect sa mga medyo lumalaki na yung team. Nung moment na wala ka, last money mo, ipinakain mo pa rin. Pero hindi nila alam yun. Hindi nila alam yun. Guys, sa mga leaders na pinatatamaan ko, makuha kayo sa tingin. Hindi alam ng downlines mo na wala ka kasi high value ka eh. Pero alam ko. Kasi magchat-chat kayo, sir, last money ko na to. Okay lang yun. May dadating. Kahit naawa na ako, hindi, naranasan ko rin yan. Alam ko may dadating. Ano sabi niyo sa akin? Tama pala boss, may dadating na. Hindi na uubos, sir. Ba't ganun? Diba? Iiyak na yung dalawa. May dumating na pera. Susubukin ka ulit! Mas mabigat, pero alam niyo, if you follow the principles, you will become successful. Mahirap tanggapin, pero ang resultang meron ka depends on the person you become. Depends solely on the person you've become. So, ibig sabihin, kung pawala ka, paubos, you are becoming less. You are becoming a failure, little by little. Mararamdaman mo yan. So, ano gagawin mo? Ilaban mo. Again, you cannot blame anyone but yourself. Money is a good slave, but a bad master. Hindi pwedeng master mo pera. Dapat alipin mo ang pera. Hindi ikaw yung alipin ng pera. There's another huge principle. Hindi pwedeng inaalipin ka ng pera. Hindi pwedeng lahat ng actions mo apektado ng pera. Ano ibig sabihin? Palawakin natin siya. Employed ka. Employed. Ulitin ko, walang masama sa employment. Especially kung gusto mo yung ginagawa mo. Especially if it is your dream job. Alam mo yun, yung pangarap mo. Nung bata ka pala, na you are seeing yourself kumukuha ng ticket sa toll gate, inaabot mo sa bintana. As in, walang masama if talagang yun yung gusto mo na every time na ginagawa mo, yes! Woohoo! Grabe! This is my dream job! Ooh, hello, mother fathers! Mabuti kung ganon! You will see if someone loves their job. Ayaw nang isara. Tama? Punta ka sa ibang place. Yung restaurant, di pa talaga pasara. Last order na po. Alam yung mga waiter na kahit anong tingin mo, talaga iwas tingin? Kasi mga utusan eh, no? Yung mga waiter na... Kasi pag tinitigan mo, tubig. Sige po. Yung loob. Ay, loob nila. Umiiyak na. Pagod na ako. Di ba may waiters na ganyan? Yung pagkapunas, talagang ganun. Talasigan sa'yo lahat. Ayos to ah. Sagit lang sir, punasan ko lang. Mabuti sana kung gusto mo yung trabaho mo eh. Kasi kung ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo gusto para sa pera, you're a slave of money. Alipin ka ng pera. Balikan natin! Bakit ko nasabing slave ka ng pera? Immortal ka eh. Immortal ka, walang tiwala sa'yo boss mo eh. Alam mo yun talaga yung eye bag mo? Hanggang ilong na. Tapos sa sobrang itim na ng ganito mo, pati ganito na. Di ba may ganyan sobrang stress at pagod? Kumuha ka ng panda, ganun. Yung sobrang pagod, tapos yung uniform mo, sobrang kawalan na rin, wash and wear. Minsan wala ng labahan. Tapos kahit umuulan, wala ka ng pakita. Talagang immortal ka, wala. Walang sakit. Empleyado ako eh. Di ba? Hindi ka tinatalban eh. Sipin mo, hindi mo gusto yung ginagawa mo. Pagod ka na. Hindi ka man nakakamustahin ng boss mo eh. Nag-leave ka, aka na ano mo. Aka na yung ano, med certificate mo. Eh yung med certificate mo, binayaran mo pa.
Gastos din. Magpapa-check up ka pa ba para lang sa MedCert? Can you imagine that? You're a slave! Pero pag, alam mo yung gusto mo ginagawa mo, minsan kahit walang pera, ginagawa mo. Magugulat ka. Hindi mo iniisip pera, dumadating. Who among you here are to focus on the 2-4, pero hindi makuha yung 2-4? But who among you here are to focus on the hataw, hindi nyo nakakalimutan mo na yung 2-4, pero magugulat ka pag open mo. 4-8 laman. Kasi pag 2-4, yung isang account, 2-4 din. Ayun pala yung ano, multiple accounts. Magandang slave ang money. Ano naman ibig sabihin? If you have a lot of money, magandang slave siya. Paglilingkuran ka ng pera, pag marami ka nun. Because when you have money, you have choices. Una, when you have money, kaya siya good slave, you can use money to do things for you. Ayaw mo maglaba, hire kang labandera. Nahihirapan ka magkusot, bili ka ng washing machine. Wala kang masuot, either palabahan mo, bumili kang bago. Bus na damit ko, makabili nga. Nagutom ka, wala kang pera, tiis! Lunuklaway! Eh, may pera ka. You can buy any food. Money is a good slave. May pang invest, may pang bili ng resort. Like, makukonstruct yung building when you have money. That's it. So money is a good slave. Pero hindi sinasamba pera. Ang pera ginagamit. Ang pera, alipin natin. Nangits niyo ako? How millionaires think? Ang pera, papid lang to, alipin ko to. How scammers think? Pera, pakita sa social media. Money is not everything, but it is something. Okay. Magaganda tong principle sa pera na to, no? Bago to. Money is not everything, but it sure is something. It's something. Hindi pera lahat-lahat, pero maraming magagawa ang pera. Lahat ng mahalagang tao sa buhay mo apektado ng pera. Nanay mo mahilig sa ice cream, nabilhan mo, ang sarap sa piling. Nanay mo na mahilig mangganchilyo, nabilhan mo ng magandang yarn, ang sarap sa piling. Tama, order ka ng yarn sa ano? Sa Common Suit, sa Italy. Yung yarn na yun, Loropiana. Nanay mo mahilig sa ano, shopping. Di ba, may mga nanay na talagang ang ano nila, ang kasiyahan nila, yung namamalengke. Grocery. Alam nyo, dalhin, eto ah, yung mga kabataan dito. Pag na-experience ng nanay nyo, dalhin nyo sa Salanders or SNR, naku po, Diyos ko po. Maniwala ko siya, lulundag sa sayo yun. Alam nyo, yung pagtala nyo, pumapalako kayong paa. Ganun! Gulat tayo ah! Right? Na-imagine nyo, pag may pera ka, may bibigay mo sa nanay mo, magulang mo, yung gusto mo. And even you, like, you've seen something na you want, ang sikip sa kaya sa dibdib minsan na hindi mo mabili. Like, di ba, yung meron kang in mind, meron kang target na shoes or damit, tapos pagtingin mo, ito na yun eh, ito yun, gusto ko. Yung mga lalaki, kanya-kanya kayo nang tinititigan sa akin minsan eh. Pag bagong dating ako, meron nakatitig sa suit ko, may nakatitig sa korbata. Minsan yung iba sa sapatos, Berwick. May kanya-kanya kayong gusto. Imagine, when you have the money, you can buy that. And that slice of happiness is good for you. Sabihin ng iba, hindi nabibili ang saya. Hindi ka lang marunong mag-shopping. Masaya mag-shopping. You cannot directly buy the happiness. That's true. Pero let's be honest, having a lot of money can probably make you happy. I'm not saying magiging masaya kapag may pera. Pero yun yung magbibigay ng saya. Kasi dalhin mo sa beach yung nanay mo. Gawa kayo ng castle. Di ba? Kasi ako personally, yung si Scarlett, nag-i-imagine kami minsan. Naglalaro kami ng sandcastle sa bahay. I-imagine niya lang. Where's the bucket, daddy? Oh, I'm gonna get water, daddy. Wait, huwag mo munang balik ta rin. Pag makatotohanan. Oh, I'm gonna... No, daddy, no. Doesn't have water yet. I'm gonna take out water. There you go. There, pat. Okay, daddy, go. Dadahan-dahan na namin. Go, daddy. Palakpakan kami. Wala naman. Masaya na siya doon. So, can you imagine, nadala ko sa beach yung bata, totoong sand? Iba. Ang saya. Kasi kahit natutulog ako, inisip yung bata, nananaginip pa rin ng sand. That happiness, nanggaling yun saan? Sa pera. The little things na nagbibigay sa atin ng saya, sa pera nang gagaling. So, don't hate the money. Because when you hate the money, hindi yan pupunta sa'yo. Again, same with success, money is something you attract. Clear? 5. Money is only a tool, but it is something that you can count. Ang pera, tool lang siya, pero pwede siyang bilangin. So, ito yung dahilan, why is it that when it comes to success of millionaires, billionaires, of entrepreneurs, laging binibilang yung tinatawag na net worth. Laging ang tinitingnan, gano'ng kaganda ang kotse mo, gano'ng karami ang resulta mo, gano'ng kaganda bahay mo, magkano bahay mo. Because, ang hirap bilangin ng ibang bagay. The strength of your character, you cannot count it. The strength of you handling problems and adversities, it is something that you cannot count. Yung dami ng natulungan mo, ang hirap naman, monitor ko, lahat na thank you. Ilan yung nagtitank you araw-araw, monitor mo. Tama, meron kang thank you meter, gratitude meter, walang ganun eh, hindi mo yung mako-compute. I'm not saying na pera lang yung mahalaga, no. Pero pera lang yung kaya kasing bilangin. Hindi mo kayang bilangin yung confidence. Hindi, wala tayo sa Dragon Balls, na may suot kayong ganun. Grabe, pumutok. Napakalakas sa Super Saiyan.
Kung ibig sabihin ng money is a tool, but it is something that you can count. Main reason bakit lagi natin fine-flex yung resulta. Ang difference lang natin, hindi natin ginagamit pang recruit yung pera. Pero a little bit, we flex a little bit of, you know, the car, the success, di ba, millionaires club, hindi lang directly pera. One example ha, pag tinanong, himbawa, oh, gano'n na kalaki yung grupo mo? Let's count! Ito na kinita ko. Gets, gets? Gano'ng katagal ka na kay Wee? Kamusta success mo dyan? Let's count! Kayang bilangin. Yun lang yung purpose, bakit laging may money goals? Kasi yun lang yung tangible na pwede nating bilangin dito. Malinaw ba yun? And don't be negative when it comes to money. Kayo, kung wala kayong bill, wala kayong bill. Wala kayong pera, wala kayong pambayad sa bills, huwag nyo nang pag-usapan. Huwag nyo na rin ikwento. Isipin nyo, ang mga milyonaryo ba? Pinag-uusapan namin sa tingin yung bills. Hindi, ang pinag-uusapan namin yung bibili namin. We don't talk about money problems because wala kaming problema sa ganun. Millionaires, hindi na lang pinag-uusapan yung kawalan ng pera kasi hindi sila nawawala ng pera. Why not? Kahit hindi pa kayo mayaman, huwag yun ang isipin yung kawalan ng pera. Pag sinabi sa'yo, mag-down ka na sa WeNeed, sige upline, malapit na. Bukas na, gabi na eh. Firm, positive. Hindi yung upline, wala nga eh. Wala nga mga eh. Lahat dinain mo na eh. Huwag mo itayin lahat. Clear ba tayo? Yes! Money is a game. Money is a game for us. So the more you play, the more chances of winning. Ang problema sa iba, dahil nakafocus sa kawalan, ayaw maglabas. Yung kokonte, ayaw bitawan. Kaya nasa sobrang, ayaw mong bitawan yung kokonte, nawawalan ka ng chance of winning kasi you are not playing the money game. Less lang yung laban mo. Nasa Bible na yan, ha? Diba? It's a fact sa Bible na ang mahihirap, lalong hihirap, at ang mayayaman, lalong yayaman. It may seem unfair, but it's a principle. Kasi si mahihirap, takot mawalan. Si mahihirap, takot i-invest. Ayaw magtiwala. Ayaw mag-surrender. Yung isa itinanim, ganun din. Hangal na alipin, sabi. Kukunin lahat ng sayo at ibibigay doon sa merong marami. Ang lesson doon. Ang lesson doon, guys, even sa Bible, yung mga wala, lalong mawawalan. Na kahit bigyan ka ng chance, kung takot kang mawala yung kukunting hawak mo, lalo kang mawawalan. Pero yung kukunting hawak mo, kung willing kang bitawan para paikutin, lalo ang bibigyan ng madami. The more will have more and the less will have less. It's a principle. Not because you don't deserve, no? But because it is a principle kasi yung merong marami, marunong mag-handle. Yung kokonti ang hawak, hindi kasi marunong mag-handle. So again, it's about learning how to handle the money. That not having more. The only resource you have, konting-konting pera, do something about it. Yung konti na yan, nadami yan. Right? It's not about the amount. Kahit 5,000 yan, 13,000 yan, 37 yan, 67 yan, kahit 500 yan, dadami yan. Basta paikutin mo. Ayaw ng pera na nandyan lang siya. Hindi sinabi ni Lord na ingatan mo yung perang hawak mo. Pera lang yan, anak. Kaya kitang bigyan ng madami. Diyan ka susubukin. Clear? Yes! If you have less, you have more to give. Sir, bakit? Ano ibig sabihin nun? I have less but I have more to give. Nasa Bible din. Merong isa, na ang dami niyang pera, ang binigay niya lang 10%. Pero yung babaeng balo, meron lang siyang isang coin, binigay niya lahat ng meron siya. Pero ang pinagpala, yung isang babaeng balo, kasi ang binigay niya, lahat ng meron siya. Principle. 500 na lang, ipinakaya mo pa sa downline mo, malay mo. Yun lahat meron ka, tights mo yun, malay mo. Talo kong bigyan. Tapos walang daing, walang sumbat. Basta Lord, ibibigay ko to. Pagsasaluhan to ng grupo ngayong gabi. Bahala na. Diyan ka naman eh. Saka nandiyan naman sa MJ. Learning guys, learning? Yes! There's something you can count. You reap what you sow. Kung anong itinanim, siya rin aanihin. You reap what you sow. So you cannot expect a positive life with a negative mindset. Hindi ka pwede mag-expect na umani ng malaki, ng masagana, kung ang tinatanim mo, kukunti. Hindi ka pwede mag-expect na umani ng apple kung ay tinanim mo munggo. Basic logic and common sense na you cannot expect a papaya from an apple tree. Na you pwede mag-expect ng yaman kung ay tinatanim mo sa utak mo kahirapan. There's a famous book, paboritong libro namin ni Boss Tony Robbins. Yeah. Yung mentor ko. Paboritong libro namin, isa sa paborito ko din. Sabi doon, yung mind mo daw is like a garden. Kung anong tinatanim mo sa utak mo, yun ang dadami. At sa garden, may mga weeds. Hindi ko alam sa Tagalog yung weeds, no? Pag sinabing weeds, yun yung parang kung sa mga farmer, yung tinatanggal. Yung damo, yung parang walang silbi. Mga parang ligaw na damo, whatever. Basta hindi siya maganda sa garden. Nakakasira pa siya ng crops. Nagnanakaw ng sustansya. Ang sabi, pag hindi mo panansin yung weeds, meaning yung mali sa garden sa utak mo, mabilis siyang dadami. Pag may peste ng isa at hinayaan mo lang yung peste, mag-i-invite yung mga peste. Masisirain yung crops mo. Pag ang utak mo may peste, pag hinayaan mo lang siya nandyan, pepestehin yan lahat ng magagandang nasa utak mo. Gets? Like, can you imagine na sobrang ganda na ng mindset mo, pero minsan, isang mali lang, parang sira lahat. Kasi hinayaan mong pestehin nung nag-iisang peste na yon, yung buong mindset mo.
yung garden mo sa utak mo. And ganun din, guys. You reap what you sow, nasa utak yan, ha? It's a principle you can use with your own mind. Na kung ano yung tinatanim mo sa utak mo, yun yung mag-grow. So, kung itinatanim mo naman physically, kahirapan, ang tinatanim mo, paninira ng kapwa, negativity, toxicity, chismis, babalik sa'yo. Sa given fact, na alam natin nangyayari. Nagbato ka ng mali, aanihin mo mali. Pag nagbato ka ng kabutihan, aani ka rin marami nun. Eto, natutunan ko to sa nanay ko, no? Sa ating CEO. Bakit ganun, lagi na lang tayo naloloko? Bakit ganun, nasama nila? Yung ganun, yung sama ng loob ko eh. Bakit ganun, lagi na lang... Binigay naman natin lahat, ginalingan naman natin. Bakit ganun, di nila na-appreciate, ganyan. Sabi niya, sipin mo na lang, sobrang gipit sila kaya sila gumagawa ng mali. Mahalaga, ikaw yung nasa posisyon na gumagawa ng tama. Gugustuhin mo ba na ikaw yung nasa posisyon nila na ikaw yung nanloloko? Na kailangan mo pang manloko ng iba? Hindi mo, ayoko nun. Exactly. Mas okay na yung ikaw yung niloloko. Kasi ikaw, makakabawi ka. Malawak ang mundo mo. Sila, pag paulit-ulit sila nanloloko, liliit ang mundo nila. Pero ikaw, the more nakabutihan yung binibigay mo, lalong lumalawak yung mundo mo. Kasi nakikilala mo yung mga manloloko, pero may makukuha at may makukuha ka at makakasama at makakasama ka ng mga hindi manloloko. Yes! 2022, we are all moving forward. Tagal ko kayong hinintay. But it's worth the wait. Tama? It's okay. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Ganun talaga eh. Mabilis naman tayo. And you know, na kahit anong gawin ng iba, hindi nila kayang gayahin yung spirit na meron tayo. Especially, pag majority sa inyo, naka-attend ng WeLead. Basic naman to, di ba? Kung ano itinatanim mo, haanihin mo din. So, ito. Let's talk about a more specific example. Time, energy. Minsan kasi, hindi mo alam na you spend a lot of your time and your energy pag gawa ng mali. Ang nakikita mo lang yung tama mo. Walang masama dun. Kaya lang, alam mo dapat sa sarili mo how much time you spend on chismis, on negativity. How much time you spent pakikipag-away. Gets? Because sometimes, no, most of the time, if you are not yet successful, hindi mo alam na ang itatanim mo, puro mali. Like, you spend a lot of time, sabihin natin ang chit-chat about negative, about bills. Kainis, wala akong pera, wala akong ganito, eto nangyari sa akin, puro hirap, ganyan. Tapos you spend a lot of energy na, grabe, daing ka ng daing sa kahirapan mo. Yung maling nangyayari sa'yo, yung kawalan ng pera. So ano nangyayari? Yun yung itinatanim mo. Pero, kung ikaw, ang tinatanim mo lagi, sa time mo, kahit negative na yung nangyayari sa'yo, you still have the capacity and the humility na magtanim ng maganda. That's value. Yung tipong, ang bigat na nang nararanasan mo, pero kaya mo pa rin maging mabait. Kaya mo pa rin magbigay ng tiwala at respeto. That's value. Yung tipong, chinichismis ka na, negative na sila lahat sa'yo, kung ano-ano nang sinasabi sa'yo, pero ikaw mabait ka pa rin. Tuloy ka pa rin sa create ng value. Guess what? Ano aanihin mo? Aani ka. Pansin nyo ba, guys, na kahit anong paninira sa social media, sabihan ako ng mukhang paa, banata nila networking. Pansin nyo ba na kahit anong paninira gawin sa labas, ako bibili ng Porsche. Lagi akong may bagong suit. Parang hindi ako nawawalan. Tama? Kasi head down, focus lang ako sa tinatanim ko. Tanim lang ako ng tanim sa inyo ng knowledge. Kahit alam nyo yun, minsan ano na rin ako, yung sagad na rin. Kasi tao din naman tayo eh. There are times in my life na sagad ako. Yung talagang, alam mo yun, pagod na katawan, yung utak, talagang grabe yung stress. Kaliwat ka na, pag uwi mo ng bahay, ganon. Punta ka sa isang grupo, sa isang, lahat may problema, ganyan. Pero ang nagagawin ko, I will still do my best na magtanim. Guys, ito, ganito, ganyan. Pansin ninyo, umaani. Hindi ko alam, saan nanggagaling? May umaani eh. May blessings eh. Bakit? Kasi kung ano itananim mo, aanihin mo din. So, if lahat tayo dito, ang focus lang, kabutihan, edi sa isa't isa, wala tayong gagawing masama. Yun palang value na yun eh. Na pag may masama na, teka, hindi ako gagante. Hayaan ko siya sa tinatanim niya, bahala siya. Tatanim lang ako ng kabutihan sa kanya. Malay mo, matauhan. Nakapag-create ka ng value. Maisip niya, grabe no, yung cross-line ko, yung up-line ko, yung down-line ko, kahit parang may mali na ako, ang bait pa rin, magtitanong na nga rin ako, na-inspire pa siya. Hindi yung nagantihan kayo na nagantihan, yung reap what you sow. Kaya kayo, ang i-focus nyo, magtanim ng maganda, magtanim ng tama. So yung calls, tanim yun. Tapos pag hine-hate ka ng tao, wag mong batuhin. Kaya mo sila, ay huwag kang magtanim ng masama. Kahit sa puso mo. Kasi yung kayo, minsan, sa puso nyo, masama tinatanim nyo eh. Yung prospect, negative. Pag nagka-kotse ako, nasagasaan ko yan. Hanapin kita, babanggain kita. Diba? Meron pa nga mga upline, nagtatanim ng sama ng loob sa downline eh. Di mo ako nire-reply. Pag nagka-kotse ako, hindi kita ihahatid. Kahit kailan. Tanda mo, pag nagka-kotse si upline, huhuyo ka. Paano ibibigay yung kotse mo? Hindi ka pa nagka-kotse, nag-iisip ka ng gumawa ng mali. Think about it. Mali na agad iniisip mo, huhuyo ka. Babanggain kita. Lalagyan ko ng bumper. Hindi ka nagre-reply ha. O ganun. Dapat puro kabutihan yung itinatanim.
Learning? Ako, what I'm trying to do here is not for you guys to become me, but for you to become more of you. Because you have more potential eh. You have a lot of potential. Pwedeng may mas magaling sa akin. Pwedeng may makaka-break ng record ko ng 19, baka 18, milyonaryo. Pwedeng 24 pa lang, 22 pa lang, nakastang ka na. Pwedeng 30 mo, mas marami kang building. Who knows? Who knows? Kasi pag wala akong na-develop na mga mas magaling, may mali sa ginagawa ko. There's a famous saying, this is from a famous Kevin Hart. Sabi niya, tayong mga successful na tao, ang ginagawa natin, maghukay ng knowledge. Pero, yung kasunod na generation natin, ituturo natin sila sa kanila, saan tayo naghuhukay para mas palalim ng palalim. Hindi yung pagkahukay natin, tatakluban natin ulit, bahala sila maghukay ulit. Hindi ganun. Because our goal is to be successful so that the next generation will benefit from it. Hindi pwedeng selfish tayo. Work hard on your job, but work harder on yourself. Because a lot of people are working hard on their job. Because when you work hard on your job, you will earn a living. But when you work hard on yourself, you will earn a fortune. You will earn more. And, you know, kaya nga, related siya sa slave. If you are a slave of money, nagtatrabaho ka para sa pera, you are working hard on your job. Pero, you are not working hard on yourself. Why? Kasi wala kang natututunan. Nadedrain pa nga yung spirit mo eh. Nadedrain pa nga yung willpower mo. Ubus na ubus ka na nga eh. Work hard on yourself means na natututo ka, you are learning. Ito yung advantage na meron kayo sa WE. While you work hard sa ginagawa natin, you are also working hard on yourself. Kasi isipin nyo, while you do the legwork, marami kayo nakakausap ng tao, natututo ba kayo? Provided sa inyo, dalawang training every week. Is that working hard on yourself? Yes! Tapos provided sa inyo, WE lead. Work harder on yourself means na dapat nag-grow ka. Kaya nga sabi ko, when it comes to opportunities, huwag mong tingnan magkano kikitain mo. Because still, you will be focused on the job. But if you're focused on, who will I become? What am I becoming here? That's something intangible, pero yun yung magbibigay sa'yo ng value. I remember having, ano mo yun? Having a 1.5 million call. One call. Ikaw ba makaka-expect ka, may marireceive kang tawag, mag-invest sa'yo 1.5? Sa ngayon siguro, hindi pa. But when you grow as a person, when you grow enough, when you create enough value, time will come na yung time mo worth more than 1.5 million sa isang tawag. Papansin nyo ba yun? Na ibang uplines, masama pa loob. Huwag kayong sumama loob. Diba may ganyan salita yung ibang uplines? Ba't pag si Sir MJ biglang tapos agad problema? Bakit ganun pag Sir MJ nakikinig kayo? Eh, mas may value eh. Natural, mas makikinig sila. Sabihin pa na ibang upline, pareho lang naman kami ng sinabi. Pero wala nga, wala pang tiwala sa'yo downline mo. So build that value, build that trust para magtiwala sa'yo. Again, you cannot blame anyone but yourself. So you don't strive to be entitled. A title top earner doesn't make you valuable. Not the title, but the journey of becoming top earner, na build yung character mo, you work hard on yourself, na grow ka, tindig top earner ka talaga. Galaw top earner ka, attitude top earner, character ng top earner. Yun yung focus mo. Not the top earner itself, but the journey. Nakakahiyang sabihin top earner ka, tapos sabaw ka ugali mo. Hanggang ngayon, chismoso ka. Ito pa yung ginagamit ng ibang analogy eh. Alam ko yung mga nasa kung ano mang kumpanya kayo, alam ko ganito sinasabi ng uplines nyo. Kasi maraming feedback sa akin eh. Sinasabi ng uplines, para mag-manifest sa'yo. Para mag-manifest yung goals mo, kailangan talaga minsan magsinungaling ka muna. What the fuck? Anong klaseng prinsipyo yun na hindi manifesting? Ang manifesting, hindi nagsisinungaling ka sa kapwa. Hindi nila nagigets yung manifesting. Kunwari, may pera ka. That's lying! That's not manifesting! Sipin mo, papasalihin mo yung tao knowing na ang lakas mo kumita. Tapos kuro-kuro ka pala. That's not manifesting. Manifesting is, ini-imagine mo, bini-visualize mo, ina-attract mo na mayaman ka na. You act like it, but you don't fool people. You don't lie. Tanggap mo kung nasan ka. Hindi ka man loloko ng iba, hawak mo yung... That's not law of attraction. Yung iba ganun ginagawa, diba? Ewan ko, familia, mina-invite na kayo na tiga ganun kumpanya. Na ang sasabihin nila, hawakan mo yung pera para ma-attract mo. Pero ipupush mo panloloko. Kung hinawakan mo yung pera, pinituran mo at sayo lang yon, that's manifesting. Yes mo? Hinawakan mo yung pera. Ini-imagine mo yung kamay mo. Sabi. Hindi mo pinost, pang sa'yo lang yon. That's manifesting. Umupo ka sa stang, pinitura mo sarili mo, pinost mo. Okay lang i-post din, pinost mo. Guys, eto kotse to ni Sir MJ, ganyan. Swerte ko, pinaupo ako. Hindi ka nanloloko, pero the moment na sinabi mong akin to, 3 months lang, nanloloko ka na. Passive income. Nanloloko ka na nun. There's a fine line between lying and manifesting. Clear? Yes! Working hard on yourself means that meron kang solid na prinsipyo. Na kahit mahirapan ka, matagalan yung resulta mo, nasusunod mo naman yung tamang prinsipyo sa buhay. Believe me, mas masarap maging successful nang may prinsipyo ka. It's not what happens, it's what you do about it. Because what happens to me, happens to everyone. What happens to you, happens to everyone. Like, you used to blame the weather. You used to blame the ulan. Hindi ako lalabas kasi umuulan. Until na-realize mo, nauulanan din pala mayayaman. You used to blame the government. Until ma-realize mo na iisa tayo ng gobyerno, guys. You used to blame the marketplace. Until ma-realize mo, teka,
Iba ba marketplace ko? You used to blame the diploma until you realize yung may-ari walang diploma. You used to blame your face until you realize yung may-ari mas marami pang pimple sa'yo. You used to blame toxic friends, toxic family, negativity until you realize na lahat tayo nakaka-experience ng negativity. What happens to you happens to everybody. Never ever say hindi nyo ako naiintindihan. We had our fair share of disappointments. Huwag mo ikumpara yung hirap mo. Alam kong may hirap kang dinaanan, kami din. Let's not compare. Magkakaiba tayo ng libro, magkakaiba ng cover, magkakaiba ng kapal. Sa loob niyan, lahat tayo may pinagdaanan. Don't compare. Don't judge. Hindi mo alam, downline mo, mas matindi pala pinagdadaanan sa'yo. Hindi mo alam, upline mo, mas matindi pala. You know what happens to people? It happens to everyone. Umuulan? Good! Magpayong! Naimbento na po yun long ago. Alam niya ba, pag may ulan, pag maulan, doon ako malakas. Opportunista ako eh. Kasi ang thinking ko, maulan ngayon, shit, good. Lahat ng networker na kapwa ko, tinatamad. Solo ko yung prospects. Totoo. Saka yung prospect ko, nasa bahay. Nakaulan eh. Hindi yun lalabas. Hindi ako matatakasan. Yung may utang sa akin, ha! Nasa bahay lang yun. Ngayon ako maniningil. Hindi dahilan yun. Ghost month? Anong ghost month? Birth month ko yung ghost month. August ghost month? Hindi. MJ month. Yes. This is my month. Marami income ko ng August. Ganun ang beliefs. It is not what happens. Anong point no? It is not what happens. Imagine nyo lahat guys, nasa karagatan tayo. Tapos meron tayong bangka. Merong makakarating agad sa success. Merong hindi makakarating agad. Pero iisa namang dagat, iisang karagatan, iisa yung wind. Pero kung paano mo isaset yung sail, doon mapapabilis yung pagpunta mo doon sa direction mo. It is how you set the sail. It is not about the rain. Mas makapal pa nga buhok nyo pag ako naulanan, diretso sa bunbunan. It is not the look. Remove the suit, remove everything. Hindi naman ako gwapo eh. Matalino lang talaga. Pero maraming ang daming gwapo sa labas. Pero ba't nakakapag-close ng deal? So hindi itsura yan. It's the character. Gets? Tapon nyo na yung security nyo. Eh sir, maganda suit mo. Di bumili ka din. I-goal mo. Money is a good slave. Money is not everything, but it is something. Those things na sinasabi nyo, those are solvable. Which is good. Which is good. Sinabi mo, sir, ang hirap mag-commute. Exactly. Kaya nga dapat mong galingan. Mahirap mag-commute. Diba, huwag mo idahilan. Sir, ang hirap mag-commute. Exactly. Ang hirap mag-commute. Kaya humataw ka para hindi ka na magko-commute next year. Sir, ang hirap maglatag ng gutom. Exactly. Kaya humataw ka para may tupor ka. Sir, ang hirap ng may karelasyong hindi supportive. Exactly. Kaya umatan ka ng training para mag-grow ka as a person. And you can become a bigger person in the relationship. Pero ang toxic, again, you cannot blame anyone but yourself. Surprise! Ikaw ang naglagay ng sarili mo dyan. It's what you do about it. Parang ang ulan, pwedeng maging dahilan para hindi ka humataw. Ah, nakaulan. This is a good time to be sad. Nagpatugtog ka ng playlist mo, no? Yung playlist mo na rainy day playlist. Mga music mo, no? Two less lonely people in the world. Mga ganun, no? O kaya, pwede kang mag-hood. O kaya, magpayong ka. Basic. Sigurado may payong ang nanay mo. Hindi mo mawalan yan. Payong ng Ebon o kaya Tanduay, Yakult. O kaya yung mayor, di ba meron yan eh? Or enjoyin mo yung ulan. It's what you do about it. It's not what happens, it's what you do. Galing ka sa problema, it's what you do. Yung iba, galing problema, gusto agad mag-bounce back parang bola ng basketball. Eh natatakot yung iba, Sir MJ. Pinipressure kami ng upline namin. Ganun talaga. Kasi ang bola ng basketball, kung walang pressure, hindi tatalbog. Ang tamang pressure ng basketball, di ba? Pag dinrap mo, mas mataas yung balik. That's how you bounce back from problems. Kung walang pressure, walang hangin yung bola, magbagsak, walang pressure eh. So it is your upline who will pressure you or you will pressure yourself. Walang masama sa pressure. Huwag lang sobra. Clear? Yes! It's what you do about it. Next. 9. Everything moves. Either you are moving forward or backwards. There's a law that states, ang tawag dito, law of vibration. It states that everything moves. Limbaba, this thing here. Pag tinignan nyo sa electromicroscope, yung pinakamaliit na particle, ang tawag doon atom, di ba? Pero sa loob noon, may mga maliliit pang particle, ang tawag quartz. At pag nakita nyo yung quartz, yung mismong nando sa loob, gumagalaw. So sa pinaka-tiniest particle of you, everything moves. Everything vibrates. Lahat may energy. So ibig sabihin, we are composed of pure energy. So kahit anong gawin mo sa buhay, pa-forward ka o pa-backward ka lang. Wala pong gitna. Kasi pag hindi na gumagalaw, patay na yun. Everything moves. As long as you are alive, either pa-success ka o pa-fail ka. Walang gitna. There's no in-between. Either payaman ka o pahirap ka. Either you're getting richer or you're getting poorer. That's it.
choose moving forward. Meron mang tao na pag nakita mo siya, sa sobrang toxic niya, malayo pa lang na drain ka na sa kanya. Ang tawag doon, energy vampires. That person vibrates on a different level. Vampire siya. Bakit mahalaga yung law of association? Because napipick up ng katawan mo yung energy na meron yung tao. Huwag kang magsasama sa alam mo na yung energy hindi paangat. So walang masama kung ang kasama mo mahirap, pero pa yaman. Ang masama ang kasama mo, pahirap lalo. Talpak, walang ibang pupuntahan niya kundi pahirap. Sugal, walang ibang pupuntahan niyan, pahirap. Scam, panloloko, walang ibang pupuntahan niyan, kundi pahirap. So choose something that will help you move upwards. And don't move backwards. You can look back, yes. But don't move backwards. Nag-grow ka na, don't go back to the old you. Sabi nga ni Denzel Washington, pag natumba ka, make sure paharap. Para at least nakalayo ka. Kasi pag ganun mo, ang layo mo na. Nandun yung ulo mo. E pag patras, pabalik. Don't fall backwards. Fall forward, sabi niya. One major principle na pwede ko i-share sa inyo in connection with this, in connection then with you cannot blame anyone but yourself, is this, guys. Tayo. Huwag kang papayag na matutulog kang talunan. Alam niyo ba bakit ako minsan hindi natutulog? Kasi pag hindi ako kontento sa araw ko, hindi ko tatapusin yung araw. Itutuloy ko na yung araw. Yataka kayo, sir, MJ, hindi natutulog. Kasi feeling ko talo pa eh. Ipapanalo ko pa. Kulang pa eh. I have to do more. Prinsipyo ko yun eh. Yun ang nagdala sa akin kung nasaan ako ngayon. I will not sleep malungkot na wala. Walang pay in, walang ganito. Hindi, may gagawin ako. Pag nakakita ko ng daulay malungkot, pakasayain ko tong lintik na to. Pakakainin ko to. Yung alam niyo, naghahanap ako ng pwedeng gawing tama. And ang last resort ko si Scarlett. Pag walang-wala nang maipanalo, bili lang ako McDo, bigay ko kay Scarlett, panalo na ako. But you know what? You can do something to win. You feed your cat, you feed your dogs, you feed your daughter, you feed your son, you feed your mom. Just huwag kang matutulog na talo. Kasi the moment that you sleep, hinayaan mo sarili mong talo, masasanay ka. Simula na yun ang downward spiral mo. But when you're focused on going up, improving, becoming better, doing better, hindi mo na mamalayan na little by little, nabibuild mo yung value. That you are becoming more. Alam nyo ba? Malalaman mong successful ka na pag hindi mo hinahabol yung success at sila na nagsasabi sa yung successful ka. Malalaman mo successful ka na pag hindi mo na gusto yung feeling ng successful kasi nandun ka na pala. Na sila na nagsasabi, anong feeling ng successful? Ah, successful na pala ako. Parang hindi pa naman. Meron pa akong ini-aim eh. That's the time na alam mo sa sarili mo successful ka. Learning? Yes! The most important. Number 10 is find the right vehicle. There are vehicles na wala kang choice kundi masira yung prinsipyo mo. There are vehicles na wala kang choice kundi magtrabaho para sa pera. That's not a good vehicle. There are vehicles na wala kang ginagawa kundi manisa ng iba. That's not a good vehicle. Merong vehicle na, you know, you're working hard on your job but not yourself. That's not a good vehicle. Merong vehicle na nakakapagtanim ka ng mali kasi maling yung vehicle. Anong moral nito, guys? Dapat maging strategic kayo sa vehicle na pipiliin nyo. Ano ang advantage ni we? Why we is the best vehicle for you? First reason, si we ang nagturo sa'yo nitong prinsipyo. Number one, si we ang nagbibigay ng gantong value at gantong training sa marketplace. Number three, si we ang nagtuturo ng prinsipyo bago pera. Si we ang nagtuturo sa inyo na maging mabuti sa kapwa. Si we ang nagbabago ng mukha ng networking. Na may community kagaya natin na walang ibang goal kundi tumulong at mag-educate ng mga tao. Si we ang may mga may-ari na walang ibang nasa puso kundi tumulong sa tao. Si we ang nagpo-provide ng pinakamagandang training. Si we, maganda yung products. Patuloy pang nagde-develop ng products. Si we, mismong may-ari, lagi yung nakikita, exposed. Si we, documented. Hindi ako takot kunan. Hindi ako takot mapicturan, mabidyohan. Well documented yung pinagdaanan. I don't care kung sabihin ng iba, kukunti pa lang ka-achiever. I don't care. Aanihin na natin yung tinanim natin. Guys, kayo, huwag kayong makipag-compete sa ibang networking. Pero ano guys ha, tahimik lang kasi tayo, pero trendsetter na tayo. Yung dinrowing ko nung Lead 01 na trendsetter, suwi nang yayari na. Yeah. Kasi guys, noong ko pa ito pangarap eh. Noong ko pa pangarap na sobrang hirap nung gusto kong mangyari, guys. Nagigets niyo yung sobrang hirap nung gusto kong mangyari na wala tayong ibang gagawin face down. Talagang focus tayo sa pagtulong. Na kasi kahit anong gawin mo, negative yung tao eh. Kahit anong gawin mo, may masasabi sila eh. Pero ang hirap nung feeling ko, kukunti tayo na hindi networking iba si Wee. Ilang taon bago ito na-build. Pero ngayon guys, kilala na. Tayo paramihan ng natulungan. Yes! Palakihan ng hindi bahay, palakihan ng growth. Yes! Paramihan ng transformation. Yes! Yan ang laban ni Wee. Kasi kahit hindi tayo marami, feeling ko agad lamang na lamang tayo. That identity na may tanong na sila. Networking yan, no? Head on, oo.
Teka, anong kumpanya? Uy, ah, oo, yan yung kay MJ Lopez. Yan yung mga leaders, mababait. Yan yung may mga transformation sila. It's happening! It's happening now! Ang good news, kukunti pa to, and it's happening now. You are part of it. Yes! Ang sarap kaya nun, you are a huge part of that vision.